Pera kamay. Pera kamay. Hello guys. Nandito na naman ang inyong Canadian. Kanina bumili kami ng isla sa fish market. Daming bumibili, daming namimili. Nahihirapan kami mag-parking. Siguro mga 15 minutes muna bago kami nakahanap ng parking. Kami ni Mrs. Iniwan namin yung mga bata sa kanilang tita. Ayan. Marami kami nabili. Kaya siyempre medyo mura ang mga isda doon kumpara sa mga supermarket. Katulad ng sa mga makarel sa Alimasan. Tapos yung kalakitok na isda. At saka ano pa ba yung nabili namin na maliliit yung mga galunggong. Para pang isang linggo, dalawang linggo namin stock sa pasapag natin. Tapos isipan namin ni Mrs. na bumili na ito. Ito, itong hawak ko. Salmon. Ito, nililinisan ko. Natanggal ko ng alis ko. Isipan, ano kaya magandang luto dito sa salmon? Ano kaya magandang iluto dito sa salmon? Bukod sa baked salmon, yung iba sinigang, yung ulo. Kadalasan yun ang binibili namin yung ulo ng salmon tapos yung gitna ng tinik ng salmon. Kasi yun ang mura sa supermarket. May nabibiling ulo lang saka yung gitna ng tinik ng may konti-konting laman-laman yun. Eto, naisipan namin, kaminsan-minsan lang, bumili kami ng isang buo. Isang buo. Naisipan, ano kaya magandang luto bukod sa baked salmon? At saka sa sinigang. Siyempre itong ulo at saka itong may bandang buntot. Pang sigang namin yan, puputuling ko yan. Para sa sigang. Pero itong gilid, yung hiwa, ano kaya magandang iluto? Sana may mag-comment. Comment nyo nga kung ano yung magandang iluto sa salmon, bukod sa baked salmon. Comment nyo nga sa baba, sa comment section nyo, kung anong pwedeng ano. Dahil ito hindi ko parang iluluto sa ngayon, so maghihintay ako ng, siguro kung may magko-comment na kung anong magandang luto dito, para susubukan kong iluto, kaya may mag-comment ng link kung anong luto na magandang gawin sa salmon. Medyo mura siya. Nakuha ko dun sa halimbawa sa Suki na ako dun sa isang pwesto dun sa fish market. Nabili ko ng 30 dirhams per kilo. So umabot siya ng 58. Bukod sa humingi na ako ng discount, ang benta niya talaga is 32 per kilo. Yung mura na yon. Sabi mo lang, gawin mo nilang 30 per kilo. Tapos nung tinimbang, umabot ng 58 dirham. Sabi ko ganyan, no more 58, only 55. So palibas sa suki na ako doon, binigay din sa akin ng 55 yung itong salmon. Kaya ito, nililinis ko na ngayon. Kaya ito, minsan-minsan lang naman mag-uulang ito. Kung may konting biyaya, bibili tayo ng medyo masarap na ulam. Siyempre, yun na nga lang ang premium mo sa trabaho. Ay, kung may pinagkakitaan,
Yung iba is bumibili ng para sa kanilang ano, ito naman para sa pagkain. Huwag nyo titipirin ang inyong sarili sa pagkain nyo. Kung halimbawa may pera kayo, huwag nyo titipirin. Dahil tayo, hanggat nabubuhay tayo, gawin natin ang ating gusto. Kumbaga, enjoy life to the fullest. Yan. Kaya, pag kayo may pera, at halimbawa, wala namang gaanong pinagkakaanuhan, huwag nyo tibirin ang sarili nyo. Kainin nyo ang gusto nyong kainin. Almost 2 kilos ko eh. Almost 2 kilos ko ngayon. Masalim na. Magkano ba sa atin yun? Conversion? 30 dirhams. So, maabot. Kulang-kulang 500 per kilo. Ayan. Meron kayong ibang alam na luto ng salmon, please comment. Comment ka na lang para nalaman ko. O kaya kung may link kayo na magandang gawin para sa salmon, i-drop nyo lang yung link sa ano sa comment section. Talaga ang salmon. Pink ang laman. Medyo napurol na yung aking ano. Pera kamay. Pera kamay. Maliit kasi itong kutsilyo kaya medyo yung pwersa ay hindi maganda. Tapos itong mga, alam nyo ba, itong mga container na to, ito yung mga container na pinaglalagyan pag kami umu-order ng mga pagkain. So ito yung ginagawa namin, tinatabi namin para container ng katulad na ito. Para hindi siya ipa-plastic, ilalagay siya sa container. Ayan. Diba? Magandang presentation, no? Fine. Ayan. Okay.
si Mrs. naglalaba. Siya daw muna maglalaba. Siya daw muna maging Canadian. Maglaba, Canadian. Pala dapat para hindi ganun prasado sa diwa banda dito sa batok mo unahin para ma para hindi ganun prasado. Ito naman, yan, pagsigang. Ito. Ito yung mga container na tinatabi namin para na ng presentation. Ayan. So, itong dalawa na to, ito, how to cook salmon. Yung gitna ng salmon. Ayan. Comment nyo naman, oh, para may idea. Tataka lang ako. Yung bibili kami ng isang buong salmon, wala na yung ano, wala na yung laman loob ng salmon. Ano bang ginagawa doon? Hindi ko alam yun eh. Pinaparami? Yung ano? Natitira na lang sa salmon na nabibili ko, ito may hasang na lang. Ayan. Pero yung gitna, wala na kagad. Okay. So na. Hiwa ko na ang salmon. Aking salmon na iniwa. Ayan. Paki-comment kung ano ang magandang luto. Ito, pang sinigang talaga yan. Itong dalawa, tulungan nyo naman ako kung paano. Bukod sa baked salmon, ano ba pwedeng gawin dito sa dalawa na to? Ayan.
Kayo comment na lang, ha. Tapos, kaya kung may link, pakiibigay na yung link ng magandang tutorial para sa pagluto ng salmon. Okay mga friends, that's it for now. Salamat sa sana panoorin nyo ulit itong video ko. Sana eh mag-iwan kayo ng comments para sa aking hinihinging tulong anong magandang luto sa anong magandang luto dito sa dito, yan. Okay, that's it for now. Thank you very much. Sana panoorin nyo to. At lagi po tayo mag-ingat. Lagi magsuot ng mask bago lumabas. At saka, pag may pera tayo, huwag nyo tipirin sa sarili ninyo. Kainin ang dapat na gusto nyong kainin. Dahil hindi natin alam sa buhay natin kung kailan tayo kukuhanin ng ating Panginoon. Kaya, huwag nyo tipirin sa sarili nyo. Pag may pera, pinaghirapan naman natin ng perang pinanggagastos dito, kaya huwag niyong titipirin sarili niyo. Kainin ang dapat kainin yung gusto niyong kainin. Ayan. God bless everyone. Bye-bye.